Frustrated murder at illegal possession of firearms ang mga kasong kinakaharap ni Prensilio Batak, ang lalaking nakunan sa CCTV na nakabaril sa isa pang lalaki sa Barangay 28, Dagat-Dagatan Street, Caloocan noong January 1. Naaresto kahapon si Batak sa kanyang bahay sa Caloocan. Sinubukan pa raw siyang itago ng live-in partner pero nahanap din ng mga pulis. May tiningnan sila doon isang kwarto, nandoon nga nagtago. Nung pag-imbita na kaya, tumakbo naman ngayon. Mabuti na lang din at medyo maliksi din itong mga bata natin kaya nahuli. Sa CCTV, makikita ang tinanggihan ni Batak ang mga lalaking nakasalumong niya sa kalsada na nanghihingi ng barya. Nang magkatensyon, bigla siyang naglabas ng baril, dahilan para suntukin at kuyugin siya. Inabot ng ilang segundo bago siya nakatakas. Sa gitna ng gulo, na baril pala ni Batak sa tiyan, si Bernardo Ramirez, isa sa mga nakisuntok. Ayon sa mga tanod, hindi na malayan ni Ramirez na may tama siya pero agad din siyang isinugod sa ospital. Stable naman daw ang lagay niya. Sabi ni Batak, hindi niya intensyong manakit pero wala rin daw siyang balak humingi ng paumanhin. Nasaktan na po kasi ako. Inano ko lang po yung sarili ko, pinagtanggol ko lang din po. Kasi kung ako po na hindi ko nagawa yun, baka ako naman po na ano nila, na disgrasya nila. So di niyo po pinagsisihan ho? Hindi ho. Aminado si Batak na nalulong siya sa droga pero nagbagong buhay na raw siya. Katunayan, kalalabas lang niya ng rehabilitation center noong Disyembre. Itinanggi naman niya ang iba pang paratang. Ito daw si Prinsilyo na to, base doon sa pagtatanong, medyo siga daw ito sa lugar. At balita pa nga na medyo may ilan na daw itong nababaril dyan sa lugar. Hindi po. Kahit po yung pagtanong nila ako sa lugar namin kung may inagrabyado ako tao. Para balaman po nila. Nataon lang po kasi talaga yung nakusundahan po ako. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.